Ilang motorista sa Calabarzon dismayado sa ikapitong sunod na linggo ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Oil production cuts sa mga bansang miyembro ng OPEC at mataas na demand ng langis sa US, ilang sa dahilan ng taas presyo ayon sa DOE. Alamin niya sa report ni Andrew Bernardo. Naabutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang motoristang si Mark na nagpapakarga sa gasolinhang ito sa Laguna kaninang umaga. Papunta siya sa Pampanga para kumuha ng mga materyales na gagamitin sa glass business ng kanyang amo sa Santo Tomas City, Batangas. Aniya, nasa 2,500 pesos ang ikinarga nitong gasolina sa kotse. Balikan na yun. Panggas lang yun. Wala pa kaming pangkain. Kulang na kulang. Ramdam din namin. Ang tinutukoy ni Mark na ramdam, ang 6 na linggong sunod-sunod na oil price hike. Pero laking gulat nito nang malaman na may bagong oil price hike pala na ipinatupad kanina. Mahigit piso ito sa gasolina, 70 centavos sa kerosene at 20 centavos naman sa diesel. Dapat ibaba pa. Nahirapan din kasi kami. Dismayado rin ang motoristang si Christian. Siyempre, kukunti lang din yung papasok na litro. So may time na sa isang buwan, yung limited na liters namin, kinukulang. Nauna nang sinabi ng Oil Management Bureau ng Department of Energy na ang oil price hike ay resulta ng production cuts sa langis ng mga bansang miyembro ng OPEC. Ganon din ang mataas na demand sa langis ng Estados Unidos. Una, net importer po talaga tayo. So lahat ng kinukonsumo natin dito sa Pilipinas nanggagaling sa labas ng bansa. Apektado po tayo ng mga pangyayari sa international oil market. Ang samahan ng tsuper ng jeep sa Southern Tagalog, muling inihirit ang taas singil sa pasahe. Kapag tumaas at lumalaw talaga, apektado na yung presyo ng krudo, naapektuhan yung pamamasada, ay pwede yan na magdagdag ng pamasahe. Nauna nang sinabi ng LTFRB na pag-aaralan nila ito, sakaling di umano pumasa, hiling nila tanggalin ang buwis sa langis. Samantala, di pa masabi ng DOE kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo ng langis habang walang kasiguruhan. Ipinamamadali na ni Senator Grace Po sa Department of Transportation ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV drivers. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.